Malayo na ang narating natin sa huling dalawang siglo at ang ating buhay ay bumuti ng malaki. Ngunit ang landas upang makarating sa kung nasaan tayo ngayon ay hindi laging madali. Ito ay isang patuloy na labanan para sa kaligtasan habang sinusubukang mapabuti ang ating mga kondisyon sa pamumuhay, mga digmaan, tagutom, mga sakit, ngunit isang tagumpay din ang katalinuhan at pakikiramay ng tao. Nagbago din ang mga prioridad sa buhay habang umuunlad tayo, napakaraming bagay mula sa nakaraan ang maaaring kakaiba sa atin ngayon. Narito ang ilang makabuluhang sandali mula sa ating kasaysayan na lubos na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa kasalukuyan. Malaki ang posibilidad na mayroong isang solong tao na nanood ng isang pelikula na hindi pamilyar sa sikat na umuungal na leon sa pambungad na kredito ng MGM. Sa katunayan, maraming mga leon sa mga taon na ginamit para sa logo ng MGM. Ang nasa larawan ay si Jackie, na nakalarawan habang nagre-record ng tunog sa kanyang hawla, habang ang soundstage ay itinayo sa paligid nito. Hindi sigurado kung ano ang pakiramdam ng dalawang lalaking iyon na parang nasa isang hawla kasama ang isang ligaw na Nubian Lion. Maaaring hindi mo akalain na ang malabong larawang ito ay isang larawan, ngunit ito ay itinuturing na ang pinakalumang nakaligtas na larawang umiiral. Ginawa ito ng sikat na French photography pioneer na si Joseph Nicéphore Niépce noong 1826. Maaaring hindi ito ang tinatawag nating litrato ngayon, dahil ito ang makukuha mo kapag inalis mo ang mga bahagi ng hindi tumigas na aspalto mula sa pewter plate na nakalantad sa sikat ng araw sa loob ng 8 oras. No wonder hindi siya nag-selfie. Si John Lennon ay pumirma ng autograph kay Mark David Chapman sa parehong araw na kalaunan ay binaril niya siya sa harap ng kanyang tirahan sa New York. Ito ay nakuna ng isang baguhang photographer na si Paul Gorish. Si Chapman ay nagplano na patayin si Lennon sa mahabang panahon at sa wakas ay ginawa niya ito noong 8 ng Disyembre taong 1980. Tila, siya ay nagalit kay Lennon sa pag-angkin na ang Beatles ay mas sikat kaysa kay Jesus, gayon din para sa mga liriko ng mga kantang God at Imagine. Si Chapman ay nabubuhay pa na naglilingkod sa kanyang 20 taon hanggang habang buhay na sentence siya. Bagamat malawak na inaakala na ito ang larawan ng pagsusuri sa helmet ng football, sa katunayan ito ay isang pagpapakita ng kaligtasan ng isang British na inventor na si W.T. Warren ng isang protective flight helmet na kanyang naimbento. Noong panahong iyon, ang mga pinsala sa ulo ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga piloto sa mga aksidente sa paglipad, kaya nagpapatent siya ng isang leather-covered, spring-equipped pilot safety helmet na nababalutan ng maayos ng horsehair upang kumalat ang shock sa isang malaking lugar. Kung mayroon lang siyang ibang paraan ng pagsubok. Ang larawang ito ni Pablo Picasso bilang Papay ay kinuna ng sikat na photographer na si Andre Villers na nagportray ng maraming magagaling na artista. Siya ay gumugol ng halos isang dekada sa pagsunod kay Picasso, nirerecord ang kanyang trabaho, ngunit pati na rin ang mga sandaling tulad nito kung saan halatang nagluloko siya. Karamihan sa mga mapanlikhang artista ay medyo sira-sira at si Picasso ay walang pagbubukod. Ang kanyang hitsura ay maaaring mukhang random, ngunit ito ay talagang medyo detalyado, dahil siya ay may suot na balbas, isang peking ilong, isang sombrero at isang medyo kawili-wiling hitsura ng tubo. Maaaring siya ay itinuturing na isang diktador ng ilan, ngunit sa larawang ito ipinakita ni El Comandante ang kanyang malambot na panig. Lahat ng mga bata ay nakasuot ng peking balbas para matulad sa kanya at mukhang nag-e-enjoy siya. At ang lahat ay hindi magiging kakaiba kung ang mga batang iyon ay Cuban, ngunit hindi sila, sila ay talagang Amerikano. Mahirap isipin ngayon, ngunit nangyari ito noong 1959 sa panahon ng kanyang pagbisita sa New York, pagkatapos lamang niyang mapangasiwaan ang Cuba at bago ang mga parusa ng US. Ang mga panahong sila ay nagbabago. Ang larawang ito mula sa unang bahagi ng 1900s ay nagpapakita ng mga magtotroso na nagpuputol ng malalaking redwood sa coastal area ng Hilagang California. Isinasaalang-alang na gumamit lamang sila ng mga lagare at palakol, ito ay kahanga-hanga kung paano nila nagawang ibagsak ang mga dambuhalang punong iyon. Higit pa rito, ito ay mas kahanga-hanga kung paano nila nagawang dalhin ang mga ito gamit lamang ang mga kabayo at baka, pati na rin ang karagdagang proseso ng mga ito. Ngunit, iyon ang pinakamataas na oras para sa paglog at walang makakapigil sa pagunlad sa lumalawak na Amerika. Ang larawang ito mula 1978 na nagpapakita kay Johan Cruyff na naninigarilyo sa kalahating oras ay nagpapakita kung paano nagbabago ang mga bagay sa oras. Maaaring siya na ang pinakamagaling na manlalaro ng football noong panahong iyon, ngunit ang kanyang mga gawi ay hindi ang maituturing na huwaran ngayon. Ngunit, iba ang mga bagay noon, ang mga tao ay mas down to earth at nakatoon sa kanilang ginagawa, hindi para sa pera, ngunit dahil nag-enjoy sila. At maaaring hindi nila isakripisyo ang lahat para maging matagumpay, bagkus ay tamasahin din ang buhay.
Kinuha ni Alfred Eisenstadt ang larawang ito ni Joseph Goebbels, ang ministro ng propaganda ng Third Reich noong komperensya ng League of Nations noong 1933. Ang hitsura at pasturya ng mataas na ranggo na Nazi ay dahil sa pagkaunawa na ang photographer ay Hudyo. Bakas ang galit sa kanyang titig. Dahil dumarami ang mga Nazi sa Germany, pati na rin ang anti-Semitism na kanilang ipinahayag, lumipat si Eisenstadt sa US kung saan ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang matagumpay na photographer para sa Life magazine. Noong 3 Setyembre taong 1967, nagbago ang Sweden mula sa pagmamaneho sa kaliwang bahagi ng kalsada patungo sa kanang bahagi. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito naging maayos tulad ng makikita sa larawang ito. Nakilala pa nga ito bilang right-hand traffic diversion day dahil medyo marami ang nahuli sa trabaho noong araw na iyon. Maaaring mukhang simple ito, ngunit ang mga gawi ay mahirap baguhin. Nagtataka kung gaano katagal ang tumagal sa kanila. Panoorin ang part 3 nitong hindi na-explore na mga larawang pangkasaysayan na kapansin-pansin. Bago ang anumang bagay, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa higit pang mga update sa channel na ito. Salamat at magandang araw mga kapanda!